Yon, maluwag na naman ang ating fabrication. I-deliver na yung mga equipment na ginawa natin. Kailangan natin bigyan ng mga trabaho yung kasama natin. Papatuloy natin tong distoner na to para mabuo na rin siya. Yan, pinaprimeran na natin para wala na yung mga kalawang. Tinur ko muna yan bago pinturahan. Dire-diretso yung assembly niyan. Ito na, kakabitan na ng magnet. Ang purpose niya, nasa ibabaw yan ng malaking hammer mill para ma-separate yung mga nasasamang bato, bakal sa raw materials. Ipaayos ko na rin yung mga bolt. Ayan, nakahilera na siya. Bali, 1, 2, 3, 4, 5. Lima. Dapat matapos na rin yan. Dito, magpapagawa ako ng patungan ng mga materialis natin. Nakakalat kasi. Yung mga tubo, angle bar, channel na yan, ikakamada lahat dito yan. Magkakaroon siya ng rack. Ayan. Itong pinagpatungan ng hammer mill, gagamitin lamesa ni Edwin para buuin yung grizzly hopper ng dumping ng soya. Punta tayo dun sa soya para makita nyo kung ano yung dapat natin palitan doon. Dito yung storage ng soya. Kailangan natin palitan yung parilya nya. Yan, kasi nasira na yung isa. Pero papalitan na natin yung tatlong butas na to. Isa, dalawa, tatlo. May conveyor yan sa ilalim na siyang lalaglagan ng soya para mapunta sa feed mill. Ito yung nangyari. Dahil nasagasaan ng loader, bumigay na yung mga flat bar. Kaya papalitan natin siya ng bago. Gagawa na rin natin ng spare yung dalawa pa na yan para kung sakaling may masira, meron tayo kaagad pamalit. So ito yung storage ng soya. Nakikita nyo yung mudlok na yan, soya yan. Nang gagaling yan sa taas, may conveyor din sa taas, magdadrop yan, kaya naiipon dito. Papakita ko sa inyo yung dumping yan, nandito dito sa labas. Ito yung dumping ng soya. Pag may nagdi-deliver, dito dinidiskarga ng truck yung soya. And sa ilalim niyan, meron niyang maigsing screw para mapunta dun sa bucket elevator yung raw materials. Then gagapang niyan papunta dun sa bucket elevator. Matatransfer dun sa kabilang building yung tinuro ko sa inyong nakabundok na soya. Ito yung kanyang dumping. Nakabukod din yung dumping ng trigo natin sa kanang mais. Magkatabi lang naman sila. Dito sa kabila yung dumping ng mais sa trigo. Yan. Ito yung dumping ng mais at trigo. Pag may dumarating na delivery, dito siya dinidiskarga. Ayan. Diretso din yan papunta sa bucket elevator. Ang pinupuntahan naman yan after ng bucket elevator is yung dalawang malaking corrugated silo natin. Ayan. Pag na-dump dyan yung mais or yung trigo, diretso yan sa bucket elevator. And may conveyor uli sa ibabaw. Itong dalawang corrugated silo na to, dyan na pupunta yung mais at trigo para maging storage nya. Kasama yun sa raw materials na ginagamit natin sa feed mill. Ito yung kabilang view nung dalawang silo. Silo. May mga conveyor yan dyan sa ilalim para ma-deliver yung raw materials doon sa feed mill. Sa ngayon, medyo maluwag ang trabaho natin kaya pinapatuloy ko yung pag-fabricate, pag-assemble ng distoner natin sa hammer mill. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura nung distoner sa hammer mill pag magkapatong silang dalawa kasi may natapos na kami noon. Papakita ko sa inyo kung ano yung eksaktong itsura niya. Ayan, ganyan ang magiging itsura ng distoner pag nakapatong na siya sa hammer mill. Ang hammer mill na ito is induction motor ang nakakabit. High speed yan. Kami na rin ang gumawa nito.
ito yung nasa ilalim ng silo sa extension natin na building. Yan yung transition para mapunta siya sa discounter. Ibubukod niya yung mga malalaki at yung mga pino na diretso na sa hammer mill. Kagagawa lang namin ito pero hindi pa siya nagagamit totally. Hindi pa kasi tapos yung ibang part sa taas. Napabrikitan na rin namin yan. Bali ang mangyayari dito is vacuum type. Pabacuumin niya yan papunta dun sa taas. After i-grind, babacuumin niya yan papunta dun sa taas para mapunta sa silong ginawa namin sa taas nito. Bali dalawang unit yan. Spare silang dalawa para kung masira isa, tatakbo yung kabila. At pag masira yung isa, ito naman. Para non-stop pang maging giling natin. Yan. Sa ngayon, pinapatuloy ko yung ibang hammer mill saka distoner na ina-assemble natin sa fabrication. Pinakita ko lang sa inyo para alam nyo kung ano yung kalalabasan. Yan. May magnet kasi dito yan. Ayan, magkakaroon yan ng magnet dyan. Yung magnet na yan is na-open. Meron yan mga hinge dyan or bisagra. Para kung may dumikit na bakal, bubuksan yan, lilinisin, sasara uli, tuloy-uli ang paggamit. Para hindi mabakalan itong hammer mill natin. Kasi once na malagyan ko ng bakal, masisira agad yung screen. Magiging masyadong matrabaho, every time na masisira yan is mahirap magpalit. Kasi medyo mabigat ang screen yan. Ang screen yan is dalawa. Dito yan hinuhugot. 1 and 2. Pag nasira yung screen, tatanggalin yan para palitan ng bago. Ganon din sa kabila. Yan. Balik tayo sa fabrication. Yon, balik tayo sa fabrication. Dahil wala tayo masyadong trouble sa production, tutok muna tayo dito sa fabrication natin. Enhance natin ng konti. Pagagawan ko ng rack yung mga materials natin para may itemize natin siya. Nakabukod-bukod sila, angle bar, tubo, channel, or whatever na nakakalat dyan, meron tayong paglalagyan. Ayan. Dahil malapit na magbakasyon, today is December 21, kaya medyo hayahay muna. Wala naman tayong trouble sa production. Ililipat ko itong isang hammer mill para matapos natin yung isang pares. Well, ang isang pares is isang hammer mill and isang distoner. Yung distoner is napaprimeran ko na. Ngayon ito, ililipat ko siya, poporklipping ko yan para mapunta dun sa unahan para magkatabi sila nung distoner. Dito ko ilalagay yung hammer mill para ma-resume natin yung pag-assemble nito. Total, hindi naman tayo masyadong busy. Kaya tututukan naman natin yan. Ito yung dryer. Kami rin ang nag-assemble nyan. Bali, 4-bed yan. Kung yung unang vlog ko, yung dryer nung dog food natin is 2-bed lang. Ito, 4 ang bed nito. Kaya mas mataas ang capacity nito. I think kaya nito ng 10 tons per hour. Naka-assign to sa Bulacan. Nagtatayo kami ng isang feed mill pa sa Bulacan na pending siya dahil sa pandemic. Kaya nahinto yung project natin doon. Pero halos tapos na yung civil doon eh. Tatayo na lang yung tower bago natin to papadala doon. Pero ito is ready to mobilize na to. Ang kulang na lang nito is yung mga lock sa pintuan. Yan. Tayo din na nagbuo niyan. Ayan. Tuloy natin yung mga trabaho. Papakita ko sa inyo everyday kung kakayanin, kung ano yung mga activities natin. Buti na lang, wala masyadong trouble. Magpapasko na. 2 days from now, bakasyon na uwi muna sa bahay para makapiling naman ang mga mahal sa buhay. And yun na muna sa ngayon. Thank you.